Hello, mic test. Amen. We are blessed. Amen. Every Sunday we are blessed. And forever blessed na tayo. Amen. Kapag sinabi ng Panginoon, you are forever blessed, dumating yung mga pagsubok, hindi niya kayang baguhin yung salita ng Diyos. Amen. Para ang pag-ibig ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng baguhin sa mga pagsubok o circumstances sa buhay natin. Amen ba? Ang blessing ganun din. Habang buhay tayo nabibless, habang buhay na tayo blessed. Amen? Hindi na tayo mag-aalala paano magiging blessing. Kasi nung tayo ay hindi pa nakakilala sa biyaya ng Panginoon, lagi tayo, Lord, paano ba ako blessed? Paano ba mabibless yung aking pamilya? Paano mabibless yung aking negosyo, aking trabaho? Bakit lagi ako parang negative? Wala. Marami tayong katalungan. Pero sa atin ngayon, bilang believer tayo ni Jesus, ang mind natin, nandoon na sa tinatawag na we are forever blessed. Amen. We are blessed. At yung paniniwala natin na tayo ay blessed na blessed, yung paniniwala natin na we are blessed na blessed, kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun yung makikita natin. Tama ba? For we walk by faith, not by sight. Amen? Tandaan natin yan na tayo nabubuhay, hindi sa nakikita, ngunit sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Tulad na po ng sinasabi na blessed ka na. Amen? Tapos titingnan mo yung circumstances mo na wala naman. Pero ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi kayang baguhin ng iyong nakikita. Kaya yun ang pananampalataya. Kaya lagi nating pananampalataya na tayo masagana, tayo magaling na, lahat ng problema natin ay may solusyon. Tulad ng testimony ni Pastor Mar, ang laki-laki ng bayaran niya sa school, ay talagang bilang ama ay mag-alala ka. Pero ang Diyos ay nagbibigay ng kaparaanan. Amen ba? Sa buhay na ito, laging may paraan ng Diyos. Kasi siya ay Diyos na mabuti. Ayan na, tingnan muna natin yung ating pag-aaralan ngayon. Pag-aaralan po natin ngayon ay napakaganda. God, tayo muna yung manalangin. Hallelujah! Thank you, Lord! Sa napakagandang araw na ito, napakaganda ng panahon, araw ng Linggo, at narito tayo sa isang lugar na napakaganda. We are blessed in this place.
At tunay na ating pagsamba ay inalugdan tayo ng Panginoon dahil ito ay by faith. Nasamba natin siya sa Espiritu ng Katotohanan. Kay Lord, buong puso ka namin sinasamba, pinasalamatan sa lugar na ito. Thank you, Lord, dahil sa paghayag ng salita ay hikalat ang iyong biyaya, ang sign na iyong biyaya sa lahat ng sulong. Nais mo ipabot sa napakaraming tao kung gaano katabuti sa iyong biyaya, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa ilangis ng kapangyarihan kasi ang mag-alis ng talungkong ng kanilang mga kaisipan, ang bumubulag sa kanilang paniniwala, the wrong beliefs of God, ay magkakaroon sila ng right believing sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, be our teacher, be our comforter, kau magpapaliwanag sa amin sa iyong butihin at makapangyarihan salita. Without you, Holy Spirit, ang pangangaral ng salita na ito ay nothing, useless. But with you, Holy Spirit, ikaw ang siyang na pagbibigay ng kapangyarihan ito. Ito'y nagbibigay ng lakas. Ito'y nagpapagaling. Kagaling ang lahat ng anahagod ng minsan ito. Lahat ng mga ang negosyo ay nahirapan kumulat. Patuloy na padaluin mo ang himala ng pagumulat ng kanilang mga anak buhay. Buksan mo ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang belief system, O God, na maniwala sila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya may kapangyarihan na nagbigay ng tagumpay. Tagumpay na kami, Panginoon, kapag kami naniniwala sa iyo sa lahat ng aming gagawin at magagawa sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, sabay-sabay natin palakpakan si Jesus. Hallelujah. Ang ating gawain po ay hindi mapipigilan. Ito'y tuloy-tuloy hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Amen. At habang tayo nangangaral ng life, every Sunday, every Friday, may mga pastors na dati natin makasamahan na nabuksan din sila. Kaya ngayon, magsisimula na rin sila ng church sa kanilang mga lugar. I believe it is not the works of men. It is the works of the Holy Spirit. Mayroon tayo nakaakma sa San Mateo, mayroon tayo nakaakma sa Alaminos. Sa susunod na linggo, kami pupunta ni June sa Nasugbo. Then mayroon pastor na gustong makarinig ng biyaya ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay kumikilos na parang apoy. Amen? Kung narinig nyo sa YouTube, ang isang napakagandang syudad sa Hawaii, Maui area, ay spirit of death ang dumating sa kanilang syudad sa pamamagitan ng apoy. Yung buong syudad, ang buong syudad ng Maui ay nasunog. Lahat ng kanilang masasakyan, lahat ng kanilang mga bahay, sunog na sunog, yung mga tumatalon sa dagat. Kasi ang dagat na lang ay walang nasusunog, pero yung mga barko sa dagat, sunog din. Kaya ang lahat ng mga tao doon, karamihan sa kanila ay namamatay. Maaaring sa takot, maaaring di sila nakatakbo, pero I believe na mas maraming naligtas. Kasi ang sunog, hindi naman agad yan biglang masusunog agad. Bago masunog yung buong bahay mo, it takes time na makalabas ka muna, makatakbo ka, and then ligtas ka na bago mabuo yung sunog. Kaya yan po ang mundo. Kaya dito sa ating pag-aaralan, fear not, for grace reign. Huwag daw tayong matakot. Yung mundo ay punong-puno ng takot. Ang mga tao sa mundo na hindi naniniwala kay Jesus, natatakot sila. Paano yung pagkain nila? Paano yung pagpapaaral ng kanilang mga anak? Paano nila, paano kung dumating si Antikristo? Paano kung ang gera ay kumalat sa buong daigdig, magkaroon ng World War? Anong mangyayari? Yan ang mga palagay, paniniwala, takot sa mundo.
Amen? Kaya bilang mananampalataya, ito po, tandaan nyo ha, bilang mananampalataya. Napakapalad natin. Kasi sabi ng Panginoon, fear na. Huwag daw tayong matakot. Amen? Huwag daw tayong matakot. Mamaya po, mamaya ko po sasagutin yan. Kaya dito po sa ating topic, fear not, or grace reign. Ang grace ni Lord, laging nagre-reign, laging nagre-rule. Amen? Kapag ikaw'y kumikilala sa Panginoon, ang biyaya ng Diyos ay nasa sa'yo. Lahat ng pangangailangan mo isusupply ng Diyos. Okay, tingnan natin ang talata na yan. Kabisado yan ng maraming pastor at churches. 2 Timothy 1:7 For God has not given us, tingnan niyo po ha, tingnan niyo po itong nababasa niyo dito. For God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Hallelujah, glory to God, napakaganda po. Ito po ay para sa mga believer, sa mga nanampalataya na kay Kristo, na huwag tayong matakot sa mundo, sa mga araw na darating, sa ating kinabukasan. Dahil ang sabi ng Panginoon, He has a plan for us, a good future. Amen? Magkabalito man ang mundo, magkaroon man ng kaguluhan ng mundo, God, Jesus, are making a way for us. Mayroon siya na paraanan paano tayo ligtas, paano tayo maligtas sa ating sa inyong mga kabuhayan kapag kayo under grace. The grace of God will sustain you. The grace of God will supply you. Kaya dito po sa ating binasa, when we are a believer, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng Espiritu. Ng Espiritu ng courage. Hindi siya nagbibigay sa atin ng Espiritu ng takot. Ang mundo punong-puno ng takot. Minsan ng takot, mayroong torment. Fear has torment. What do you mean by torment? Kapag araw-araw naroon ang mind mo, natatakot ka. Pati katawan mo. Pati katawan mo mayroong sakit. Amen? Kaya minsan ang sakit galing sa fear. Minsan na marami kang utang. Maya-maya, may Bombay na naniningil. Sabi mo, wala. Sinatatakot ka, wala mapambayad. Ano mo naman kung sabihin mo, next time na lang. Pero minsan, kinakabahan ka pag may naniningil. Paano na yung mga malalaking utang sa bangko? Kaya mundong ito, nakadesign sa takot. Amen? Kasi yun ang gusto ni Satanas, na matakot tayo. Pero ang Diyos natin ay napakabuti. Siya ang Diyos na mapagmahal. Amen? Hindi niya tayo binibigyan ng Espiritu ng pagkatakot. Bagkos ang binibigay niya sa atin ay kapangyarihan, but of power. What is power? The word power comes from the word dynamite. Dynamite is boom! Pag sumabog, ang daming natatamaan. Yung power na yan, lahat ng area ng buhay natin, magtatagumpay. Amen? There is no defeat when we are in Christ, when we are in Jesus, because Jesus won the victory. Nagtagumpay na si Jesus. Lahat ng pangailangan mo, answer prayer na. Amen? Kaya pag ikaw'y naramdaman, ikaw'y magaling na. Darating kung taon ng palalakaran, magaling ka na. Pag ikaw'y walang pera, darating ang pera. Amen? Ganun po ang power ng Panginoon. Dahil tinapos na niya. Amen? Sabi na, ang demonyo, wala nang magagawa sa buhay natin. Ang demonyo, nandyan lang siya, nalulukso, pero wala na siyang kapangyarihan. Minsan ang demonyo na natutukso tayo, nadadala tayo, dahil naniniwala tayo sa demonyo. Pero lahat ng sinasabi ng demonyo sa'yo, yan ay hindi totoo. Pagsisinungaling, kasinungalingan, dahil Satan is the father of lies. Siya yung ama ng kasinungalingan. Ulitin ko, there is no power of the devil in your life. There is no more curse in your life. Amen? The curse of poverty, the curse of sickness and disease, paniwalaan natin, wala na yan. Yes, there are times na nagkakasakit tayo, pero lagi natin isasalitain. Amen? Ang faith ay nagsasalita. Salitain natin ang
salita ng Diyos na magaling na tayo. Okay? Pangatong power, pangalawa, love. Amen? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-ibig. Amen. Kabilang church, pamilya, ang mundo punong-puno ng hate, nag-away-away. Amen? Minsan, nag-create ng division ang Diablo sa pamilya natin. Pero alam niyo po, ang Panginoon ay pag-ibig. Sabi mo, God is love. Ibinigay sa atin ang pag-ibig. Kaya ang puso natin may pag-ibig. Ito ang kadahilanan kung bakit tayo may church. Para i-share natin ang pag-ibig ng Diyos. Puri ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Sa Facebook Live natin, dami nanonood. Hindi natin sila kilala. Pero nanonood sila sa atin. Bakit sila nanonood? Kasi narinig nila ang mabuting balita. In church natin, ang mensahe natin, no condemnation. Kung kayo makasalanan, kapag kayo kumikilala sa Panginoon, pinatawag na kayo. Amen? Hindi na kayo mabubuhay sa kasalanan. Dahil kapag pinatawag kayo ng Panginoon, babaguhin niya ang pamumuhay niyo. Wala na sa biyaya na nabubuhay sa kasalanan. Ang nabubuhay sa kasalanan, yung mga hindi mananampalataya. Gusto nilang bumayad pero hindi nilang magawa. Pero ang sabi ng Panginoon, si Jesus lamang ang magbigay sa kanila ng kabutihan upang sila'y maging mabait. Okay? Pag-ibig. Pangatlo, sound mind. Ang isang sound mind ay isang napakahalagang topic o kaalaman, ang sound mind. Kasi maraming tao na pagdating ng 50 years, 60 years, nagpabago na kanilang pag-iisip. Minsan ang mga kaibigan mo, close na close sa'yo, minsan hindi ka na pinapansin pagdating ng 50, 60 years old. Bakit? Kasi yung mind nila, iba na ang takbo. Amen? Kaya, ang sabi ng kaibigan ko, close friend ko, may anak siyang 14 years old. Sabi niya, daddy, bakit yung mga kaibigan ko ayaw na magkapag-connect sa akin? Dati close na close naman kami. Pero mayroong dalawang natitira na close sa akin. Sabi ng daddy niya, kung sino yung mga kaibigan na umalis sa'yo, natural lang yan, normal lang yan. Pero ang Diyos ang nagbibigay na mga kaibigan ng tunay na it will last hanggang sa iyong pagtanda. Palakpakan natin si Jesus. May mga kaibigan na ilagay ang Diyos sa atin na habang buhay, habang nabubuhay tayo, naroon sila. Hindi nagbabago ang kanilang pagtingin sa atin. Amen? Kaya, sound mind are so important. Amen? Kasi minsan ang katuruan din na nangangaral tayo galing sa church, sa previous church na pinanggalingan natin, na born again tayo doon, nagpakilala si Jesus sa atin na maniwala kayo kay Jesus, kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nandoon tayo, naniwala tayo. For 30 years ako nandoon, naniniwala ako kay Jesus, pero nagbago na ka ng turo kung nandoon ka na. Sabi niya, kapag naniwala ka kay Jesus, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero pagdating ng araw, habang tumatagal ka roon, yung kaligtasan mo nawawala. It's a lie. Amen? When God offered eternal life to everyone, eternal na habang buhay ka, save ka. Amen? Pag yan ay nagbago dahil sa iyong maling gawa o iyong sasabihin na nawawala ang kaligtasan, umalis na po kayo sa simbahan na yan. Dahil naniwala ka sa Diyos, tapos pagdating ng araw na wala ang kaligtasan mo, hindi ka makapasok sa langit dahil sa iyong mga gawa, hindi ba ang kaligtasan ay pananampalataya sa biyaya? Sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, for by grace, you are saved through faith and not of your works. Malinaw po ang Biblia. Hindi po nagbabago ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pananalita sa tao. Amen? Amen ba? Ang tao, ang mga churches na nangaral na walang kaligtasan kasi sabi nila, ayaw nila ng biyaya. Dahil baka sakali, ang mga tao, wala silang faith na mga tao ay mabubuhay
ng maayos. Ang kanilang paniniwala kapag nabubuhay ka, unaran ka sa church ng biyaya, na forever ligtas ka, ang pangamba nila, magpapatuloy ka sa kasalanan. Sila rin ay na-deceive ng demonyo. At sila rin ay hindi pumapayag sa pangaral ng biyaya dahil ang kanilang mga income sa church ay bumababa. Dahil sabi ng biyaya, sa pamamagitan ng malinis na puso o voluntary sa iyong puso, ikaw ay magbibigay. Hindi na sa atin yung obligasyon na magta-tides. Amen? Kaya yung mga bagay na yan ay nagbibigay ng kawalan ng sound mind sa mga pastors, sa mga churches. Pero I believe sa galaw ng Holy Spirit, nagising na ang marami. Amen? Nagising na sa katotohanan na kapag ikaw'y ligtas, makapasok sa langit. At sinasabing hindi makapasok sa langit yung mga tao hindi nalampalataya kay Jesus. Amen? Bakit sinabi ni Jesus na umalis kayo, depart from me, you who are workers of iniquity. Dahil hindi sila sumusunod sa biyaya at pananampalataya. Hindi sila nalampalataya kay Jesus, kaya hindi sila nakapasok sa langit. Dahil sila ay ginagamit ng ang pangalan ng Panginoong Diyos, pero hindi sila nalampalataya kay Jesus. Kaya sorry po sa mga tao gumagamit, ginagamit ang pangalan ng Panginoong Jesus, pero hindi sila born again. Kasi ang relationship natin, being born again, you cannot enter the kingdom of God for not being born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You must be born again when you believe Jesus Christ that He died for you and take all your sins. Inalis ang lahat ng iyong mga kasalanan, past, present, and future. Magkamali ka man bukas o sa sunod ng buwan, kasama yan sa binayaran ng dugo ng Panginoong Jesus. Hindi partial ang kaligtasan mo, kundi total payment. Totally, binayaran ang kasalanan natin. Wala na tayong utang sa Diyos. Amen? Paano babayaran ang kasalanan mo, ang utang ng kasalanan mo sa Diyos kung lahat ay binayaran na niya? Sabi mo, wala na akong utang. Wala na akong utang sa Diyos. Hindi ka na sisingilin ng Diyos. Amen? Amen ba? Amen. Napakaganda po ng mensahe nito. Sound mind are so important. Huwag nating hayaan magbago yung paniniwala natin sa Diyos. Tulad ng sakit karamdaman, hindi galing sa Diyos. Kahirapan, hindi galing sa Diyos. Aksidente, hindi galing sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Paano na lang kung ikaw, ang Diyos ay nagbabago ang kanyang kaisipan sa iyo. Pag nakita niya nagkamali ka, papaluin ka. Hindi ganun ang Diyos. Anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Kahit tayo nagkamali, kahit tayo na mayroong mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin. Hallelujah! Glory to God! O, continue natin ha. Isaiah 41:10. Tingnan niyo po yan. Fear not! Ito ay prophecy. All covenant si Isaiah at pumupunta tayo sa finished works ni Jesus sa New Testament. Sabi ni Isaiah, fear not, for I am with you. Ang Diyos ba ay nasa sa'yo? Diba? When we believe the Lord Jesus Christ, this body is the temple of the Holy Spirit. God, the creator of the heavens and the earth, the Holy Spirit lives in us, lives in you. Kaya tama yung sinabi ni Isaiah, at hindi nagkakamali ang Pablo na sumulat sa mga taga-Roma. Sabi niya sa Romans 8:11 na ang Holy Spirit na sa atin na. Kaya I am with you. Be not dismayed. Huwag kayong manghina. Lahat ng nakakabot ng Misaya ito, Luzon, Misaya sa Mindanao, California, mga alam mo sa Mississippi, mga kaibigan, sa Florida, Canada, makapakinggan niyo ito. Amen. Naririnig niyo ito. Be not dismayed. Kapag ikaw'y nanghihina, pakiramdam mo lang yan. Amen? Maniwalaan mo ang Diyos na sa spirit mo. Amen? Kaya ang sabi ni Haring David,
nakita niya si Goliath, ang laki! Pero hindi niya nakita si Goliath sa pamamagitan ng kanyang mata, ng natural. Nakita niya si Goliath sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na ang Diyos ni David ay napakalaki. Mas malaki pa kay Goliath. Kaya sabi ni David, I come to you in the name of the Lord. Hindi lumalapit si David kay Goliath at sabi niya, kaya kita sa sarili ko. Inamin niya, I come to you in the name of the Lord. Kaya ano nangyari kay Goliath? Isang batula. Amen? Be not dismayed, brothers and sisters. Sa hindi pa mananampalataya kay Jesus, kailangan nyo manampalataya sa panahon ito. Huwag po tayong patumpik-tumpik kasi ang kamatayan ay napakabilis. Dumarating siya. Dumarating ang kamatayan. Pero mo isang isla na masunog ang napakaganang lugar sa Hawaii. Hundreds, 200 ang namamatay. Kawawa yung mga bata. Kawawa yung mga hayop. Amen? Glory to God. Kaya kailangan natin tanggapin si Jesus. Hallelujah. For I am your God. Thomas said, my Lord and my God. When Thomas see or saw the miracles, the reality of Jesus, ang pagtawag niyang Panginoon ko, nagiging, oh Diyos ko, maraming tao tumatawag Panginoon, Panginoon. Bakit? Hindi nila nakita ang Diyos nila ay malaki. Amen? Pag naranasan niyo na ang Diyos natin ay napakalaki, pare, malalaman niyo, ma-encounter niyo na ang laki-laki ng Diyos niyo, na magulat kayo, lahat ng imposible sa inyo ay nagkaroon ng imposible. Kung may sakit man, nanonood ngayon, pinagaling ka ng Panginoon. Because God is a big, big God. Sa mga may negosyo, ang bumagsak, tingin mo, bumagsak negosyo mo. Hindi, bumagsak negosyo mo. Kailangan mo lang ng palataya. Palakpakan natin. Hallelujah. For I am your God. Jesus is our God. Amen. God the Father, God Jesus, God the Holy Spirit, but they are one. Amen? Sa mundo ito, ang Diyos ay nagpakilala, three in one God. Amen? There is only one God, but three representation. Hallelujah. Sabi niya, I will strengthen you. Hallelujah, I will strengthen you. Amen? Nakaramdam ka ba ng kalakasan sa pagising mo sa umaga? Malakas ba ang pakiramdam mo? Galing sa Diyos yan. Pagising mo sa umaga, pagod ka sa gabi, natulog ka pagising mo sa umaga, kaya mong bumuhat ng 100 kilos ng barbell o dumbbell. Amen? That God is strengthening you. Sabi niya, I will help you. I will help you. Amen? Ang Diyos natin tumutulong sa lahat ng mga mahirap na maabot na ito. Maraming kamag-anak sa Mindanao. Nangingin, Pastor, may Gcash ka dyan. Sabi ko, panampalataya kay Jesus. Mayroong makulit. Dahil makulit siya, napagbigyan. Mayroon din naman ito makulit. Amen? Sa madaling salita, nabubuhay sila sa kanilang nakikita. Ang Mindanao is a promised land. Napakalawak na lupay, magtanim ka lang doon, buhay na buhay ka. Pero ang mga tao, maraming lupa, pero walang trabaho. Amen? Wala po kami trabaho dito, Pastor. Nagugutom kami. Tatlong anak ko, pinakita pa. Tatlong anak, may gilis-gilis. Sabi ko, manalangin lang, ayaw ko ibigay sa iyo. Silver and gold, I have none. But I come to you in the name of Jesus. Sa iba na magalit. Tumingiway yung mukha. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? We are the righteousness of God. When we believe the Lord Jesus Christ, His righteousness become our righteousness, our wickedness. He picked up our divine exchange. Kinuha niya yung wickedness natin, yung kasalanan natin. Tayo naging matuwid na. Habang buhay tayo matuwid, hindi na tayo pwedeng magiging unrighteous. We are forever righteous because of His death. Amen? It's a divine exchange. He took all our sins. Amen? Yung kasalanan na galing kay Adan, kinuha niya. 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin become a sin so that the righteousness of God will be in us. The righteousness of Jesus will be in us.
He took all our sins, became a sin for us to become the righteousness of God. Meron niyo po yun. Amen? Sabi niya, I will uphold you with my righteous right hand. Right hand symbols of long life. Si Solomon, wala siya sa right hand ng Panginoon. Kaya may siya buhay niya. Ang kabila, riches and honor. Nakuha lang ni Solomon ang kaliwang kanan ng Diyos. Kaya blessing, riches and honor. Pero sa atin, tingnan niyo po, riches and honor, right hand, long life. Kaya tayo mananampalataya sa biyaya, pagkakaroon tayo ng mahabang buhay, pagkakaroon tayo ng riches and honor. Amen? Uunlad na uunlad ang buhay natin kapag tayo na kay Jesus. Amen po ba? Kasi siya ay naging mahirap upang ikaw mahirap, maging mayaman. Hallelujah! Kaya masusunod po natin pag-aaral ng righteous right hand. The other verse, Acts. And with Acts 4:33, and with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Grace, great grace. Amen? Great grace. Alam niyo po, pinipiluso po yung word na grace. Pero ang grace is a remedy of God for the people. Remedyo ng Diyos sa tao. Lahat ng mga tao kumikilala sa kanya, sasaluhin niya ng kanyang biyaya. Bakit kayo ngayon umaman? By the grace of God, ba't ka gumaling? By the grace of God, bakit umunlan ang negosyo? By the grace of God, ba't ka nabubuhay? By the grace of God. Amen ba? Laging grace of God. Dahil ang grace ng Panginoon, siyang sumasalo sa atin mula sa kumuloy ng kaaway, sa palakol, fiery darts of the wicked. Sa everyday tayo nabubuhay, pag lagi tayo, ang mundo ito punong-puno ng mga negative na balita, lagi tayo nakakarinig ng mga pangis na negative na balita, kaya minsan ang ating pananampalata, hindi lumalago. Kasi kung ano'y narinig natin, minsan napaniwalaan natin. Minsan bihira lang ang mga ganitong message na kumakalat sa Facebook, pero punta ka sa YouTube, puro negative, puro bad news. Amen? Paano magre-reign ang faith sa mundong ito? Pero sa totoo lang, ang mundong ito, ang grace, ang nagpipreserve sa daigdig na ito na huwag masunog ng apoy o magkaroon ng gera, ay grace ng Panginoon. Kaya ka nabubuhay ngayon dahil sa grace ng Panginoon. Amen? Amen ba? Great grace was upon the Lord. Great power. Power. Tread on serpents. No weapon formed against you shall prosper. Napakaganda po ang Acts 4:33. Nor was there anyone among them who lacked, all who were possessors of land or household them and brought the proceeds, the things that were sold. Ako po, ina-analyze ko po yung verse na yan from 33 to 34. When we are in grace, hindi na tayo mangangailangan. Hallelujah! Hindi na tayo mangangailangan! Amen ba? Bakit sabi niya rin David sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, He is my provider. The Lord is my shepherd, I have everything. Amen ba? Kaya hindi na tayo mangangailangan, dahil ang Diyos na sa'yo. Pamagitan lang ng paniniwala, pananampalataya, paniwalaan natin na ang Diyos na sa'yo. Huwag natin i-focus ang kaisipan natin o yung sarili natin. Huwag tayo nakapokus sa sarili. Kasi pag lagi tayo nakatingin sa sarili natin, hindi natin makikita at maranasan the grace of God. Kaya the grace of God is looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Just look unto Jesus. Seeing Jesus, as we continue to see Jesus in the Old Testament, in the New Testament, seeing Jesus, pag-aralan natin si Jesus, pakinggan natin si Jesus, as Jesus is, so are we in this world. Amen? As Jesus is, so are we in this world. Habang nasa mundo tayo, na nabubuhay tayo, matutulad tayo ni Jesus. Amen? Yun po ang napakaganda sa buhay natin, na lagi natin tingnan si Jesus. May problema ka? Tingnan mo si Jesus. Pakinig ka ng mga mensahe about Jesus. Pakikilala mo si Jesus.
May sakit ka, tingnan mo si Jesus, pakinggan mo ang mensahe about Jesus na sa 2,000 taon na nakaraan, magaling ka na pala. Wala ka na sa ilalim ng sumpa. Amen? Galatians chapter 3, 9-13. Basahin niyo po yun. Galatians 9:3-9-13. Napakaganda. Tuloy natin. Dito po ako magtatapos. Moreover, the law entered that the offense might abound. Ang mundo ay punong-puno sa kasalanan dahil sa law. Amen? Maraming churches under the law. Amen? Kung tayo hindi na under the law, kailangan pa ba natin sumunod sa batas ng lupa? Siyempre, hindi na tayo under the law. Hindi ibig sabihin when we are not under the law, mayroon na tayong sariling batas. Amen? Yung law ni Moses ay inilagay na sa puso natin. Alam natin na hindi na, wala na sa atin ang pangangalo niya. Wala na sa atin ang hindi pagrespeto sa magulang. Alam na natin yun. Amen? Yung law na yan, yun yung nagbibigay kung bakit ang mundo, mababasa natin, marinig natin, punong-puno na si ganito nagwala, si ganito nagnakaw, si ganito namatay, si ganito, because of the law. Kasi ang law, laging nakapantayan sa pagkakamali natin. Tingnan niyo po, pastor, umatay. Nakalagay doon sa baba. May mga pastor pala umatay. Yes! Amen? Bakit? Pumatay ang pastor. Sabi ng isang pastor pa naman, pumatay. Ay, tao lang yan. Ang demonyo ang pumatay. Pumasok sa pastor. Kung ang pastor ay punong-punong ng galit, okay, nalungo siya, pinatay niya. Pumasok ang demonyo sa kanya, pumatay siya. Pero, anong nangyayari? Ang kasalanan, anong sino mang tao, mayroong consequence. Nakulong si pastor. Amen ba? Pero ang mundo, tinitingnan natin ang mga pastor na yan. Ang tingin sa mga pastor parang masamang tao. Pero hindi na alam ang mga pastor ay mensahero ng mabunting balita. Nagkataon lang na may mga pastor na dumaan sa mga pagsubok. Kaminsan sila ay nanghihina. Pero in-encourage ko mga pastor, huwag po kayo manghina. Be not dismayed. Amen? The Lord will help you. The Lord is are blessing you. Okay, tuloy natin. But we're sin about it, grace about it much more. O, tingin kayo rito, Angela, lahat. Tingin lahat kayo rito. Ang mundo, ang kasalanan, umaangat. Sa mundo ito, marinig mo ang kasalanan. Maraming kasalanan narinig mo. Kapitbahay, maraming marites, maraming chismes, maraming about sin of this world. Alam niyo po ba, na ang sabi ng Biblia, grace about it much more. Ang biyaya at kabutihan ng Diyos masigit sa kasalanan na narinig natin. Kaya hindi natin gano'n narinig. Kasi pinupromote ng Diablo na ang kasalanan sa mundo ito. Tingnan mo ang mundo, wala lang pag-asa. Pero sa totoo lang, kay Jesus may pag-asa. At ang grace ng Panginoon ay umiikot sa buong daigdig hanggang ngayon. Kaya tayo produkto, resulta sa pagkilos ng Holy Spirit sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang grace ay pataas ng pataas. Kung kayo'y nasa inyong tahanan, nakikita nyo, ang inyong ama, ina, wala lang ginagawa kundi maglasing, magsugal, kasalanan. Pero tingnan nyo, kapag kayo naroon na sa Panginoon, ang biyaya ng Diyos nagpipreserve doon sa family na yan. Amen? Kaibigan nyo, wala nang pag-asa, pero higit ang biyaya ng Panginoon. Lagi tayong by faith. Amen? By faith, by faith, by faith, by faith, by faith. Amen ba? Grace abound. Mas higit. Abounding. Abounding. What do you mean by abounding? Grace abounding. Ibig hinihigitan niya ang kasalanan ng mundo. Mas maraming napupunta sa langit kaysa napupunta sa impyerno. Huwag kayo maniwala na maraming tao makasalanan sa mundo ito at hindi sila makapasok sa langit. May kaparaanan ng Diyos. Ang kaparaanan ng Diyos, manampalataya ka kay Jesus at ikaw ay maligtas. Kung naman ay mamamatay ka na, ang sabi ng Romans 10:9,
10:9, tumawag ka sa Panginoon kung ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Amen? Amen ba? Kahit naroon ka sa tinatawag na higaan, Lord, iligtas mo ako at namatay ka, ikaw ay ililigtas. Yung Espiritu mo ay pupunta sa langit. Ganon kabuti ang Diyos. Kasi pumunta siya sa lupa, ayaw niya mapahamak ang tao. Amen? Kaya yung mga tao pinapalayas niya sa Matthew 7:21, yun yung mga tao, hindi pa nangyayari yon. Mangyayari yan kapag dinidenyo nila si Jesus. Yung sinasabi ni Jesus na, Lord, Lord, bakit mo kami tumatawag sa aking mga pangalan, marami tumatawag sa aking pangalan, pero hindi ko kayo kilala. Yun yung paalala lang sa mga tao na bubuhay. Tunay nating kilalanin si Jesus. Hindi yan nakukuha sa pagsamba mo. Linggo-linggo. Sumasamba ka na, wala ka ng faith. Amen? Lagi mong sabihin na by faith. By faith, ang negosyo ko ay puunlad. By faith, lagi by faith, not by works. Kasi ang works, works ka ng works ng works, minsan di mo nakita yung resulta ng works mo. Pagtatanong ka, Lord, masipag naman ako. Bakit hindi ko nakita ang pag-unlad ng negosyo ko? Pasipag naman ako. Ginawa ko na lahat. Kasi nag-fail ka dahil lagi ka ng works. Pero sa grace, Lord, by your grace. Hindi mo man nakita ang pag-unlad ng iyong negosyo, pero hindi ka nagkakaroon ng condemnation sa sarili mo. Okay lang sa'yo. Dahil tuloy-tuloy ang faith mo. Lagi mong naroon ang faith mo dahil umaasa ka pa rin. Na ngayon di umunlad negosyo mo. Pero tuloy-tuloy lang ang biyaya at makikita mo at matagumpay ka na. Amen ba? Yun po ang pagkakaiba ng works at grace. Grace is always faith in the finished works of Jesus. Kaya, urin po ang Diyos sa napakagandang insight ito. Kailangan ko na pong magtapos. Ako po'y mananalangin. Everyone who wants to believe the Lord Jesus Christ, ito yung pagkakataon, ito yung time tanggapin mo si Jesus sa pamagitan ng panalangin ito, kahit sila, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Tulungan mo ako na lalo kang makilala pa, higit magpakilala ka sa akin, ako'y umaasa sa iyo. Sa iyo lamang ako umaasa. Sulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, ako'y manalangin sa lahat ng mga naaabot ng message na ito. Kung kayo may sakit karamdaman, malubha o hindi malubha, ang Diyos ay nagpapagaling. Sa oras ito, just close your eyes. Father God, in the name of Jesus, I pray for everyone who are going to reach this message, O Lord, to soon besides ang Mindanao. Lahat ng mga may problema, sakit karamdaman, sa pangalan ni Jesus, ay rebuke, inutosan ko ang lahat ng uri ng sakit, karamdaman, kahirapan, lahat ng gawa ng kadiliman sa pangalan ni Jesus, and even the spirit of witchcraft, the spirit of occult, in the mighty name of Jesus, murder, adultery, in the name of Jesus, unbelief, in the name of Jesus, I rebuke you, I command you, go and live in the name of Jesus. Amen. Pinakawalan ko ang kapangyarihan ng Diyos. I declare the glory of God. I declare the blessings of God. I declare healing. Be healed. I command healing. Pinagaling ka na ng Panginoon sa oras na ito. Maniwala ka. Sabi mo kayo, magaling na. Pinagaling ka na sa pangalan ni Jesus. Eh Lord, maraming salamat sa oras na ito, sa pagkakataon ito, na maranasan kita at masasabi ko, my Lord and my God. Thank you, Jesus. I give you the praise, the glory and the honor in the mighty name of Jesus. Amen. Tiyana natin yung Holy Communion. Mabilis lang ito. Ang Holy Communion. Stop video. Stop video.